Hi guys! Hawak ka! Adun. Hi guys! Sama ko si Chop Chop! Huwag mami, dito kuha ka dito lang ha. Sama ko si Chop Chop, pag-update kami. Dito lang to guys sa phase 3. Hi guys, good morning. Kasama ko si Chop Chop. Mag-update kami dito sa isa pang project namin sa phase 3. So, ang unit niya is Angelic Tan House inner unit na malapit sa court. Ayan. So, yung pinaka CR dito okay na. Sabi po. So, isa sa mga inquiry ni ma'am. Isa sa mga inquiry ni ma'am is yung papahasa niya yung mga ulo ng rivet tsaka magpapalagay ng skim coat. Dahan-dahan. Sama-sama daw kasi. So, habang si Kuya Joseph ay hindi pa pwedeng magpintura sa phase 1, dito muna siya. Ayan. So, ang usapan namin ni client, itong buong taas lang ang i-skim coat. So, nalagyan naman na niya ng skim coat, tsaka ng mesh tape. So, sa sobrang lakas ng ulan kagahapon, may nakita akong tagas. Ayan. So, papacheck natin to kay Ray kung saan nanggagaling pa yung pinaka-leaks niya. Ayan. So, ang leaks naman, ang mga tagas naman, hindi naman yan isang puntahan lang o isang gawaan lang is okay na eh. Diyan mo talaga yung malalaman pag ganyan umulan ng malakas. So, eto, dito lang sa part na to, dito rin naman yung sinabi ng may-ari. Naglagay kami sa flashing. Baka kulang pa o baka doon sa hindi ko masabi kasi flashing yung part na dito eh. Sa amin din ganun eh. So papacheck ko na lang ulit. So dito okay naman na, nalagyan na ng skim coat. So lilihain na lang. So, sa amin guys, sa totoo lang mahal talaga yung labor sa pintura kasi pa-finish na yan eh. Eto, kung gusto nyo kayong magpintura, pwede naman. Pwede nyo na rin sabihin sa amin ng ceiling partition, yung papalagyan nyo na ng skim coat. Then, pwede na kayo ang mag-apply ng flat paint tsaka pang-finish na paint. Ayan. So kung ganito, okay na to, lilihain na lang. Pwede na kayo ang mag-DIY. Kasi kailangan hasain mo na yung mga ulo ng rivet eh. So pag nahasa na, pwede nyo nalagyan ng skim coat. Ayan. So meron tayong dalawang bag dito ng skim coat. Kung kulangin, mag-a-add na lang. So, sa gawa namin, yung pinaka-pader ni Lumina,
Yan. Ah, lahat yan naka-skim coat. Tapos yung pinaka hardyflex, yung mga dugtungan na lang. Dugtungan, tsaka yung mga ulo ng ribbit. Yun. Yun ang lalagyan mo ng skim coat. So, same lang dito sa kisame. Yung mga dugtungan, yun yung lalagyan mo ng gasa tape. Tapos, skim coat. Ayan, pwede na sila magpintura dito. So, kung gusto nyo magpalagay, magpagawa ng ganito, na may skim coat na, pwede naman. Mag-a-add na lang kayo ng para sa libor. Then, itong mga pader, ayan. Ayan, naka-skim coat yan. So, iba na rin talaga yung texture niya pag naka-skim coat na. So, ayan siya. So, bali dito na lang na part sa may, ano, sa may pinaka-takip dito sa may hagdanan. Tsaka ito na lang, yung part na lang ang lalagyan ng skim coat. Ayan. So, kung gusto nyo kayo na magpintura, ayan, pwede nyo sabihin sa amin na papalagyan nyo na ng skim coat. I-add na lang natin sa labor para kayo na pwedeng magpintura. So, ayan. So, yung leaks doon, sasabihin ko na lang kay Ray. Para ma-check ulit kung saan pwedeng saan pa nanggagaling yung pinaka tagas. Ayan. So guys, kung kaya nyo rin naman mag-skim coat, ganyan lang naman. Kaso talaga nakakapagod siya sa braso. Kaya pagdating sa labor, medyo mahal talaga ang pagpipintura kasi maraming proseso eh. So, after nyan matuyo, lilihain pa yan. So, another, kamay na naman. Then, after, pwede na, lalagyan mo na naman ng pintura. Yan. Kapali ka na. So, ayan na guys, maaga pa naman. Baka matapos na ni Kuya Joseph itong paglalagay ng skim coat din. Pwede niya na rin lihain. So, dito talaga sa part ng sa CR, prone talaga to sa tagas. Kasi yung CR natin is slab. So, kung sa sobrang tagal, kahit may waterproofing yan, baka na wash out na, ayan. So, kaya ayan, ito, basa pa nga. Then, sa CR niyan, malakas yung tagas kasi meron talaga doon. Tabi po. Ayan, oh. Kasi yung slab mismo ni Lumina yung may tagas. So, sabi ko sa may-ari, once na nag-back extension kami. Kasi kasama yung back extension dito eh. Tsaka front. So, pag nag-back extension tayo, pwede na natin isabay. Pwede na natin isabay yung pag-tapping dito sa kanilang CR. Then, sabay na rin ng waterproofing. So, sinabi ko naman yung sa may-ari, alam naman niya na may tagas talaga sa part na yun. Ayan o. So guys, ito muna yung update natin. So ayan, kalahati lang yan ah.